Viral po ngayon, ito pong si Mayor Guo ng Bamban sa may province of Tarlac. Kasi sa naging pagdinig po ng Senado, ito pong si Mayor Guo, napakahiwaga po ng kanyang personalidad. Parang bigla na lang po siyang lumabas sa publiko at worst, naging mayor pa. And I do not know kung worst ba yan sa mga taga-Banban kasi sinasabing matulungin naman daw po ito kaya nanalo. But anyway, puntahan po natin muna yung naging pagdinig po dyan ng Kongreso nung nakaraang araw tungkol po sa partikular kanyang personalidad. Pakinggan po natin itong si Senator Risa Ontiveros. Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago nung baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po na-delay yung pag-register ng... Napakakalmado niyang sumagot, ano? Akala mo talaga nagsasabi ng totoo. Anyway, I'm sorry, kasi baka naman nagsasabi siya ng totoo, pero may posibilidad din, nagsisinungaling siya. In fairness naman kay dito kay Mayor Guo, ano? Napakakalmado niya talaga. Tuloy tayo, mga tol. Birth niyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Sa pagkaalam po kasi namin... And I would request yung confirmation ninyo during the hearing. 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Parang nakakapagtaka yun, ano mga tol? Kasi ako, ipinanganak ako sa Pabella Hospital sa Manila. Ang mga kapatid ko ay pinanganak sa bahay namin sa Mandaluyong. Parang imposible naman na hindi mo alam kung... Saan ka ipinanganak, di ba? Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin. Total, mapag-uusapan naman natin yan sa mga opinion nitong si Thea Tan at saka dito sa balitang susunod. Pero isa pang balita, panoorin po natin kaugnay po niyan. Senators grill Bamban Tarlac Mayor Alice Guo over her alleged link to POGOs. Senator Risa Ontiveros. Kasi dito nagsimula talaga yan, mga tol. Yung POGO operation na ni-raid po dyan
sa area nila. At sinasabi na meron daw pong linkage itong mayor na si Guo, particular doon sa nagmamay-ari po ng Pogo. In short, yung kanyang ano bang tawag doon, kasama sa negosyo ay fugitive po mula po sa China. Ngayon, basahin po natin ito pong particular na balita. Ito po ay May 9, 2024 pa. Bamban Mayor's background dubious ayon po kay Senator Ontiveros. Senator Risa Ontiveros on Wednesday sounded the alarm over Bamban Mayor Alice Guo's supposedly dubious legal status, maintaining that the local official has repeatedly told lies during the chamber's investigation on her supposed link to a Philippine offshore gaming operator. And in particular, sabi nga po nitong si Ontiveros, siya po'y nagsinungaling, she lied. There were several questions where she lied. The very stark and shocking example was the fact that she denied having a connection with Hong Sheng when it was already indicated in the document from the municipal government that she is the current head. Ngayon, since ito po ay hindi ko masyadong natutukan, pero nabasa naman po natin somehow yung ilang post dito nitong si Thea Tan, kaya gamitin po natin yung pagtutok nitong si Thea Tan sa issue na ito. Ang kanyang opinion dito ay una, tinatanong niya kung sino ba talaga itong mayor na ito. Who is Bamban Mayor Alice Leal Guo? O Guo? Ano ba? Guo, Guo. Okay? Tingnan niya natin sa picture. Guo. Kasi Go lang nakalagay dito eh. Is Mayor Alice Guo part of the Tanim Tao scheme at twist of the infamous Tanimbala wherein Chinese individuals are trained to infiltrate and influence the Philippine government? Okay, in fairness ha, yung Tanim Tao na ito, assumption pa lamang po ito mga tol. Pero merong posibilidad na baka nangyayari na talaga ito. Kasi alam ninyo naman yung relasyon ngayon ng China at ng Pilipinas, medyo maasim, hindi maganda. Sabi pa po dito ni Thea, I am pretty sure she's not the only one. So I think it's time to look at the background of every elected official in the country. Pa, dami nun, Thea Tan. How many mayors do we have? We have 1,000 plus municipalities and more than 300 yata na cities. Tapos meron tayong 300 plus congressman, 24 senators, and hundreds of provincial governors, kasama pa yung mga mabababa ang katungkulan sa kanila. Kaya parang ang hirap po nun. Pero ganun pa man, may point din naman siya. Ano? Sa atin na lang mga kababayan, tayo pong mga botante na lamang ang tumutok sa ganitong issue. Na pag tayo po iboboto, siguraduhin po natin yung iboboto natin, kilala po natin, lalong-lalo na kung local government official yan. Sabi pa po dito, ha, if these questionable individuals remain unchecked, one of them might be a Philippine president one day. That would be a complete disaster. Anyway, assumptions na yon. Anyway, wala rin naman masama doon. Una, sabi niya, Alice Guo's birth was only registered in 2013. When she was 17 years old. This suggests her birth year to be 1986. This would make her 38 years old now. If her parents only registered her birth in 2013, this raises question about her lack of identification for 17 years. Okay? Questionable kung ano nga talaga ang pagkakakilanlan sa kanya from childhood hanggang sa tumungtong po siya ng edad na yan, nang siya po ay unang narehistro na sa ating Philippine Statistics Authority or sa local registrar. Number two, when questioned about the delayed birth registration and why it only occurred when she turned 17, she claimed to have no idea. Napaka-incredulous, di ba? Para talagang katulad nung nadinig natin sa video kanina ni Risa Ontiveros mula sa ABS-CBN, imposibleng hindi niya alam na saan siya pinanganak. There were also no hospital records or birth of her birth. She said she was born inside the house.
Pagdating naman sa hospital records, definitely wala talaga kasi ang claim niya sa bahay. At the same time, wala talagang magiging records kung late registration ang nangyari. Number three, she does not remember her place of birth in the Philippines or where their family lived at the time of her birth. Okay, nabanggit na natin kanina. Four, when asked about the identity of her parents, Guo said she did not grow up with her mother, Amelia Leal. She claimed that her father, Angelito Guo, is also a private businessman. She later admitted that her father's real name is John Zong Guo. Guo could not also identify where her parents got married. Ang daming mga katanungan na hindi nasasagot, in short. She said she was homeschooled because they live on a farm. When pressed about her education records, Guo claimed she was homeschooled from elementary until high school. She said she didn't go to college. She failed to provide the name of her homeschool provider and could only remember her teacher's name as Teacher Rubilin. Again, napaka-imposible. Teacher mo, hindi mo kilala for decades, ano? Kasi mula elementary hanggang high school, yung Teacher Rubilin niya na yan ang kanyang tutor. Imposible naman na hindi mo malalaman ang tunay na pangalan nun for that period, di ba? Okay? Number six, her name appeared out of nowhere during the 2022 elections. She ran as an independent candidate. And ito ngayon yung pinaka-concerning sa atin dito. Bakit bigla na lang sumulpot itong si Mayor Guo last 2022 election at nanalo pa? Mga taga-Banban, bakit nyo hinayaan po na magkaganito ang inyong munisipalidad? Ha? Number seven, a year before the 2022 elections, sana merong mga manonood tayo ngayon na taga-Bamban, ano? At makapag-message man lamang sa atin kahit privado para malaman natin kung ano ba yung nangyari dyan. Huwag na po kayong mag-alala, hindi po natin tatalakayin yan in public. Ipe-preserve po natin yung inyong privacy. Okay, number seven, a year before the 2022 elections, Jose Antonio John Feliciano, who was on his last term as Bamban mayor, declared that Alice Guo could be his successor. Eh kung ganito ang sitwasyon, alam ito nitong dating mayor na si Feliciano. Kasi hindi niya naman isusulong ang kandidatura nitong si Guo kung hindi niya po ito kilala. On April 28, 2021, Mayor Feliciano introduced Guo as his friend during the inauguration of the government-owned AAA poultry dressing plant in Bamban. Considering na binanggit na dito nitong si Teyatan, itong mayor, sana sa mga susunod na pagdinig, napaka-relevant ng kanyang testimony tungkol dito sa pagkakakilanlan niya kay Mayor Guo ngayon. Kaya ipatawag po siya sa Senado. Number 8, Senator Risa Ontivero said that almost everyone in Bamban knew each other, but nobody knew Guo before she ran up for mayor. This according to the people her researchers spoke with. Number 9. Anyway, number 8, comment tayo doon. Kaya nga tayo nagtataka. Bakit po kayo bumoto sa Bamban ng isang taong di nyo po kilala? Number 9. When asked how she funded her campaign without any backing from a political group, Guo said she had a hog farm with around 2,000 pigs, which yielded an annual profit of 4,000 pesos per head. Her swine business, she said, struggled during the pandemic, an admission that caught the attention of Senator Win Gatchalian. Senator Gatchalian pointed out that this further raised questions over her 50% ownership of Baupu Corporation, a company that owns the compound that houses the raided pogos in 2023 and March 2024. At dito sa mga ni-raid na pogo na ito, mga tol, may mga nakatakas po dyan kasi yung ilalim pala ng mga bila na yan ay merong mga underground tunnel
na naging daan para po makatakas yung mga subject ng raid na ginawa po ng ating authorities. Number 10, Guo said she used to own the land where a Pogo compound or Bao Pu compound is situated. She said that in 2020, she looked for investors who would invest in the land. And since she knows how to speak Mandarin, she was able to persuade Chinese investors to build a mall and an apartment building on her lot located at the back of Bamban's municipal office. Para tuloy nag-iisip ako, kung nagkaroon po ng pagtatayo sa likod ng municipal office, definitely itong dating mayor, kilala na at alam na kung ano ang nangyayari. Kilala ang mga personalidad sa likod nung tinayo na yon sa likod ng municipal hall at alam niya kung anong merong doon. Ha? Kaya dapat ipatawag din sana. Muli, ipinapaalala po natin. Baka marinig tayo ng mga senador. Kasi hindi ko nasusundan ito eh. Sana maipatawag din yung former mayor ng Bamban. Number 11. But she said when she ran for mayor in 2022, she sold her shares in Bao Pu Corporation. Number 12. Senators Risa Ontiveros and Win Gachalian probed Guo regarding her purported involvement with Sun Yuan Technology Incorporated and Hongsheng Gaming Technology Incorporated, two Pogo companies inside the compound owned by Bao Pu Corporation. Hongsheng was raided in February 2023, then it changed its name to Sun Yuan, which was also raided in March 2024. Gachalian, citing damning pieces of evidence, suggested Guo's potential involvement in the operation of the Pogo facility. Basically, mga tol, ang pinag-uusapan pa lamang po natin dito ay yung kanyang involvement, possible involvement sa Pogo. But not necessarily doon sa una natin binasa kanina, quote-unquote, tanim tao. Kasi yon ay assumption pa lamang din hanggang sa ngayon. Doon muna tayo mag-focus sa kanyang possible involvement sa Pogo industry. Number 14, or number 13 rather, Guo owned up to facilitating the application for local permits of Hongsheng Gaming Technology Incorporated that was raided in February 2023. Number 14, Guo denied being a protector of Pogo. Ito po ang kanyang sinabi. Unang-una po, hindi ako konektado at hindi po ako operator. Hindi po ako protector or cuddler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at saka kahit anong gawain sa loob at labas ng Pogo, I'm not involved in their operation and anything happening inside or outside of Pogo. Dati po akong incorporator ng Bao Pu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento na magpapatunay po nito. Okay? Now, number 15 tayo. On her Facebook page, she has many pakulo and she gives away cakes to senior citizens who have their birthdays every day. No wonder the residents of Bamban likes her. But anyway, dako na po tayo dito po sa... may mga question. Banggitin natin yung question ni Teya Tan. Does she speak fluent Kapampangan? Pwede bang sample? Does she speak Tagalog with a Kapampangan accent? Does her Tagalog sound natural? How's her English? Can she recite Panatang Makabayan fluently? Can she sing the Philippine National Anthem? Dapat impromptu recitation at kanta sa next investigation. But anyway, these questions, I'm sorry to say this, but this is irrelevant doon sa issue at hand. Kasi Pogo connections ang pinag-uusapan po dito. Pero kung mas lalaliman po natin ang pag-susuri dito kay Mayor Guo, it becomes relevant na itong mga tanong dito nitong si Teya Tan, dapat magkaroon po ng kasagutan kapag ka-personalidad na po ang pinag-uusapan, considering na siya po ay mayor. Kaya papasok ngayon dito yung COMELEC dapat. Anyway, meron pong video rito na shinare itong si Teya Tan at mula po yata ito sa YouTube channel ni Secretary ni Senator Gachalian. Panoorin po natin ito, mga tol. Fugitive yung isang partner, financial statements, hindi naka-declare assets, hindi rin naka-declare yung kanyang sales.
your partners is Wang Jiyang. Si Wang Jiyang is a fugitive. Hawak niya is apat na passport. Isa dyan is three passports. So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam yung fugitive po siya. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung nagpatayo lahat. We looked at the financial statements of Baofu. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongxian. Now, malinaw sa atin na merong irregularities dito in relation sa POGO operation. Now, after this, mga tol, sana magkaroon ng separate inquiry kasi yung mga question na ni-raise ni Teya Tan, maganda yun eh. Pero hindi yun relevant dito sa inquiry na isinasagawa nitong si Senator Wing Gatchalian. About POGO kasi yun eh. In a separate inquiry, we are hoping na ganun nga ang mangyari, ma-establish ngayon ito pong pagkakakilanlan dito kay Mayor Guo. At yung mga questions na ni-raise ni Teya Tan kanina na binasa po natin, sana mabigyan po ng atensyon. Kaya papasok ngayon dito, ito pong balita na senior din ni Teya Tan. Sabi po dito, COMELEC suggests co-waranto case versus more mayor with citizenship issue. Anyway, paliwanag muna natin kung ano yung co-waranto. I hope hindi ako magkamali sa pagkakaalala ko, no? Ang co-waranto, ito po ay isang aksyon ng ating tribunal, in this case, ang COMELEC, para ang isang posisyon na naigawad sa isang tao ay pansamantalang hindi po nito ma-exercise o mapigilan siya sa pag-exercise ng particular na posisyon na yon. Parang sa katayuan ngayon itong si Mayor Guo, by having a co-waranto case, pag ito po ay nag-proceed at naging successful, mape-prevent as a mayor itong si Guo sa kanilang munisipalidad. Kung naaalala ninyo, si itong dating Chief Justice na si Serrano, nagkaroon ng co-waranto petition doon at eventually na-remove siya not by impeachment but a co-waranto petition. In short, mga tol, sa pamamagitan ng co-waranto case, maaaring matanggal itong si Mayor Guo under the issue ng kanyang citizenship. Ngayon, sinare dito nitong si Teya Tan ang mga qualifications ng pagtakbo sa pagka-mayor. Here are the qualifications to run for mayor in the Philippines. No person shall be elected mayor unless he or she has been a citizen of the Philippines for at least 5 years, at least 25 years of age at the time of his election, a resident of the city for not less than 1 year immediately to his election and qualified voter therein. Kung pagbabasihan natin yung qualification na binanggit dito, pasok, syempre, itong si Mayor Guo, considering that late registration nga ang nangyari sa kanya, at the age of 17, registered na siya. Kung registered na siya at the age of 17, definitely, Pilipino siya. But the question there is, totoo kaya yon? Yon ang maaaring maging basihan kung yung late registration na yon ay talagang nag-took place at the same time kung ito bang mga sinasabi ngayon nitong si Mayor Guo ay particular sa kanyang personalidad o pagkakakilanlan ay may katotohanan. So, sabi dito nitong si Teya Tan, how did Mayor Alice Guo acquire her Philippine citizenship? Number one, did she acquire her citizenship by birth through one of her parents? Perhaps the Senate should subpoena her parents and ask the PSA if there are records of their birth certificates, or they should present their naturalization papers prior to the mayor's birth. Or number two, was Mayor Guo a naturalized Filipino citizen? Then she should present her naturalization papers. If she cannot explain with documentary evidence
how she became a Filipino citizen, she should be removed from office. We don't want fake Filipinos to govern our cities. But again, mga tol, ito pong kinakaharap ngayon itong si Mayor Guo sa Senado ay tungkol po sa POGO operations. It has nothing to do na siya ay mayor ng Bamban. Kaya kung talagang gusto po nating malaman ang kanyang pagkatao, magkaroon po ng particular na hearing na tutuktok lamang dito po sa personalidad at personalidad nito nga pong mayor ng Bamban. At the same time, sana ito pong sinasabi ng Commission on Commission on Elections na quo warranto case ay mangyari. Kasi suggestion pa lamang ito eh. Mula po sa COMELEC eh. COMELEC suggest quo warranto case versus mayor with citizenship issue. Unless na mag-proceed itong quo warranto case, hindi makaka-take action ang COMELEC. At unless mag-take ng another investigation ang Senate of the Philippines for specifically on determining the identity or citizenship of this mayor, saka lang tayo magkakaroon ng kasagutan. Kasi ayaw nating matulad itong nangyayaring hearing ng POGO sa nangyayaring hearing ni Senator Ronald De La Rosa. Nakukuha niyo yung point natin, mga tol. Kinikriticize natin si Ronald De La Rosa dahil nga kung ano-anong issue ang lumalabas sa mga sinasabi nitong si Jonathan Morales. Kaya sa punto naman nitong si Senator Wing Gatchalian, hindi natin pwedeng i-inject lang ng i-inject yung mga bagay-bagay na hindi naman po relevant na doon sa POGO investigation na isinasagawa po ng kanyang committee. Akit tayo sa balita po o sa mga senior po dito nitong si Thea Tan. Another shared post niya, sabi niya, in relation to doon pa rin po sa post ng ABS-CBN News, kung saan nagsasuggest ang COMELEC ng co-warranto case laban dito kay Mayor Guo, sabi niya, ikaw ba naman naging incorporator ka ng isang compound kung saan nandoon ang mga pogos? Tapos hindi ka kilala ng mga taga-Bamban. Bago ka tumakbong mayor, hindi mo alam ang birthplace mo, kailan kinasal ang mga magulang mo, ano ang reason, bakit late na register ang birth certificate mo, wala kang salin, etc., walang hospital records or school records, etc. Mayor Alice Guo cannot explain anything about herself. Okay, tingnan nga natin kung ito ba ay related pa. Hindi na. But then again, mga tol, babalik lang tayo doon sa sinambit na natin kanina. Sana magkaroon ng separate investigation dito ang committee. At tingnan nga natin kung ano yung mga committee sa Senate of the Philippines. Tingnan natin kung ano yung mga committees na maaaring magdinig sa ibang issue, kasi ibang issue yun eh. Committee directory. Okay? Nasaan na yung... Yan. Committee on... Senate Special Committee, Joint Oversight Committee, Congressional Oversight Committee. Nasaan na yung mga committee rito? Mali yun na pindot ko. Sandali mga tol, ha? Punta tayo dito. Committee Chairmanship, Oversight, Duties, Committee Directory dito pala. Ito. Tingnan natin ha. Kung anong appropriate committee ang pwedeng humawak doon. Kasi ibang issue yung tinatalakay sa committee ni Senator Wing Gatchalian eh. Magtatatalon-talon ng issue pagka instead na doon sa POGO, matututok bigla sa identity noong mayor. Number one, accountability of public officers and investigations. Two, accounts. Tingin ko baka pumasok dito sa number one, ano? Pwede rito. Number three, agriculture, hindi. Banks and financial, hindi. Basic education, hindi. Civil service, government reorganization, hindi. Constitutional amendments, hindi. Cooperatives, cultural communities, culture and arts, economic affairs, electoral reforms, and people's participation,
energy, environment, ethics and privileges, finance, foreign relation, games and amusement. Ayun po yung committee na pinamumunuan itong si Senator Win Gatchalian, kung saan dinidinig nga po yung tungkol po sa Pogo. Number 19, government corporations, health and demography, higher technical and vocational education, justice and human rights, labor and employment, local government, possible, pwede sa number 24, 1 saka 24 committee na, tinitingnan natin yung mga committee. Migrant workers, number 26, national public information and mass media, public order, hindi, public services, public works, rules, science and technology. Okay, ang nakikita po natin ngayon dito mga tol, na possible na mag-imbestiga tungkol po diyan po sa pagkataon nitong si Mayor Guo ay number 1, accountability of public officers and investigations. Ito po ay pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Meron po itong 17 members. Ah, blue ribbon pala ito. Ano? Mukhang hindi dito, blue ribbon committee ito eh. Yung number 24 kanina, tingnan natin, yung local government. Anyway, kung hindi man natin alam sa ngayon kung anong committee, we are hoping na mag-imbestiga po ang Senado tungkol diyan. Kasi seryoso po ito mga tol, katulad ng sinasabi ni Tayatan. Hindi po natin inanais na merong isang hindi Pilipino na namamalakad, namamahala sa ating munisipalidad or syudad or in general sa ating gobyerno. Ito po, local government, Committee on Local Government. Pinamumunuan po ito ng pinapangarap kong ma-interview pero hindi na po yata tayo napagbigyan si Senator JB Ejercito. Ayan, siya po ang chairperson dito. Meron po itong 15 members. Sana marinig tayo na Senator JB Ejercito. Pakitag nyo nga si Senator JB Ejercito, mga tol. Baka naman, pwede niya tayong paunlakan sa isang panayam. At tayo po yung nag-email na sa kanya eh. Nag-email na po ako sa kanyang opisina, but unfortunately, mukhang hindi po yata nasisin ng kanyang staff yung request po natin for an interview. Sa isang post kasi natin, nag-agree si Senator JB eh. Anytime daw, sabi niya nga, anytime chief, sabi niya pa. Pero hanggang ngayon, wala pa po tayong development na nakukuha doon po sa invitations natin sa kanya. But anyhow mga tol, ito naman ay tinapik lamang natin para bigyan po ng attention, particular ang mga kababayan po nating Pilipino na so far, wala pa naman pong tanim tao. Kasi kumakalat ngayon yung tanim tao eh, no? Pero meron na po tayong hinala na baka ganito. Kaya dapat magkaroon po ng proper investigation dito ang Senado at sana maiwasan na po yung ganitong pagkakataon na makapaghahalal po ang mga kababayan po nating Pilipino ng isang taong gobyerno na questionable po ang pagkatao. Eh si Senator Grace po nga dati, kinwestiyon nila yung pagka-Pilipina niya, di ba? Nung tumakbo siya sa pagka-presidente. Wala dapat exemption. Hindi lamang sa pagkapangulo. Dapat lahat ng posisyon sa ating gobyerno, kapag ka merong question ang tumatakbo dito, malaman kagad ng taong bayan ang mga kasagutan sa mga katanungan na yon at maiwasan na po na ang isang ibang lahi ay maaaring makapanungkulan sa ating gobyerno. O, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. At kindly follow yung mga naka-pin post, subscribe sa ating page at channel. Sa ating Facebook, naka-pin post si Tayatan kasi siya yung ginamit po nating reference. Kaya i-follow nyo po sana siya. At sa ating namang YouTube channel, naka-pin post si Trunks Reacts Channel. At sa mga susunod na pagkakataon, kung makakapag-live tayo muli, kung sino yung present na kapwa po natin vlogger, na maliit ha, hindi po yung malalaki, mga less than 100,000 subscribers, sila po yung tutulungan natin i-raise ang subscriptions o ma-subscribe po ng mga kapwa po natin PBBM at supporter. Maraming salamat sa inyo mga tol. Shout out po sa inyong lahat. At pahinga muna tayo. Hindi ko alam kung magla-live pa ako mamaya, pero kung makapag-live tayo, kita-kits na lamang po tayo. But definitely,
maaaring sa Top 1 Bravo or Top 1 Delta na tayo magla-live, if ever na mag-live po ako mamaya. Sa ngayon, magpapahinga muna si Top 1 at kita-kits tayo sa replay ng live streaming na ito. Maraming maraming salamat. Shout out muli sa inyong lahat. Di na po ako mag-iisa-isa. Hanggang dito na lamang. Sabi ni Nonito Innocentes, sana napansin mo, lagi niyang binabanggit na tinutulungan siya ng dating administrasyon. Ay, hindi ko po kasi nasundan yan eh. Ano? Hindi ko po nasundan yung hearing. Kaya abangan na lang natin, in a separate hearing in aid of legislation, sana mangyari na maipatawag muli itong si Mayor Guo at malaman natin yung kanyang pagkakakilanlan. Saka yung co-warranto case, sana mag-proceed po iyon na gustong, na sinasuggest po ng COMELEC dito kay, laban dito kay Mayor Guo. Hanggang dito na lamang mga tol. Shoutout po muli sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.